Hello, hello, hello. Good morning, Philippines. Good afternoon, Canada. Kamusta mga Mars at mga Pars ko dyan? For today's video po, ako po ay mag-grocery. Late upload lang po ito. Kakasahod ko po that time. Kaya lang po, ayan, ubos po lahat. Butas na naman po yung bulsa ni Ate Mars nyo. Kaya dito po sa Canada, lahat po ng mga sahod namin, sunod lang po talaga lahat, lahat sa mga babayarin. Yan, kumuha po pala ako ng pechay na malaki, tapos kumuha rin po ako ng bok choy para po sa ating lulutuing mga ulam sa tuwing gabi. Ibinari ko nga po pala yung malaking pechay kasi kumuha po ako ng maliliit na pechay kasi mas mura po yung maliliit kaysa malalaki. And then, kumuha rin po ako dyan ng iba't ibang gulay. Naghanap po ako dyan ng sitaw. Wala po akong nahanap. Yan mga Mars, mga Pars. Dito po sa Canada, kahit po gaano kalaki yung sahod namin, wala po tilagang tira. Kaka-receive lang po namin ng paywars. Ayun, wala pa pong sahuran ha. Walang agad na kaming tira lahat-lahat. Ayan, kumuha po kami ng talong. At saka kumuha din po kami ng okra, kumuha din kami ng lemongrass. Ayan, pinipili ko po yung okra kasi medyo pangit. Kumuha din po ako ng sayote. Gulay-gulay lang po tayo muna dahil po medyo mahal po talaga yung mga bilihin ngayon dito sa Canada. Hirap na po mag-budget kasi yung budget ko po dati na 150 is kasyang-kasya lang. Ngayon po, kulang po yung $300 mo. As in, wala pa po kang sahod. Wala na po natira kasi sa pagka-receive pa lang ng payworks, bilang na po lahat agad. Nising ko po, wala akong matitira dyan sa aking sahod. Sakit po sa bulsa, imagine nyo po. Mas maganda pa nga po sa Pilipinas, kahit pa paano is may matitira ka. Kahit kukuha ka lang ng gulay dyan sa gilid-gilid, may makukuha ka, diba? Makakatipid ka po talaga. Dito po sa Canada, wala ka po talaga papagkuhaanan. Andyan nga po pala kami ngayon sa Fresco, kasi po kumuha rin po ako dyan ng ibang gulay na wala doon po sa Shoppers Star. Ayan, kumuha po ako ng sitaw, malalaking sili. Yung grocery na po yan, budget na po yan for 2 weeks. Kaya po nagtipid-tipid din po ako. Ayan, kumuha rin po ako dyan ng margoso or ampalayan, tawag po sa Tagalog. So, 3 piraso na po kinuha ko kasi medyo pangit na po yung ampalayan nila. Medyo bulok na po. At saka po naghahanap po ako dyan ng iba't ibang mga gulay. Ayan yung kuya ko. Sinamahan po nila ako ng kapatid ko. Sinundo po nila ako from work. Gaya nga po na sinabi ko mga Mars at mga Pars, dito po sa Canada, lahat po may babayaran mo bahay. Saka yung kuryente, tubig, gas. At saka yung ating heater, kasi pag walang heater, malamig po dito sa amin. At saka po, ayan nga po, sabi ko nga po, yung sahod naman po, namin po talaga, pagkadating sa araw ng sahuran, ayun, was out po talaga lahat. Wala po kami matitira. Yan, kumuha na rin po ako ng puting kalabasa para po sa ating munggo, sa susunod na araw. Ewan ko ba, mabuti nga pa po sa Pilipinas is makakatipid ka po tulad po dito sa Canada. Lahat na po talaga as in pera po. Kunting galang mo lang pera, kunting ikot mo lang pera talaga lahat-lahat. Ayan, kumuha din po ako ng bell paper kaya po wala kami masyadong naiipon dahil po sa mga babayaran namin dito sa Canada. Yan din po yung kalabasa, kumuha rin ako. Mabuti na nga lang po to yung government namin kahit paano po nakakatulong po sa mga gastusin namin dito sa Canada. Lalo na po may mga anak ka, may ma-receive ka pong monthly payment na galing sa kanila para po sa mga bata. Kung wala po talaga po, sinasabi ko sa inyo, yung mga bata kawawa talaga. Kung yung trabaho mo iisa lang, hindi po mabubuhay yung mga anak mo kung isa lang yung trabaho mo. At lalo na po, wala kang asawa dito sa Canada, mag-isa ka lang nagtatrabaho, tapos isa lang trabaho mo. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, magiging homeless na po kayo ng mga anak mo. Ayan, kumuha na rin po ako ng ribs. Mabuti na nga lang po yung mga kapatid ko at nanay, tatay ko andito po sa Canada kasi kasama ko po sa iisang bahay. Kaya hindi masyadong mahirap, pero mahirap pa rin po kasi lahat talaga ng sahod namin napupunta po lahat sa mga babayarin namin dito every month. Yun nga sinasabi namin na bi-weekly po yung sahuran dito, diba? Pero yung bi-weekly na po yan is talagang wash out po talaga sa mga babayarin, lalo na po sa katapusan ng buwan.
bayad sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa gaas, tapos magbabayad ka ng insurance ng sasakyan mo, magbabayad ka ng sasakyan, gaas mo pa. Tapos tulad ko pong hindi po nagde-drive, eh, nagbabayad lang po ako ng carpool ko kay ate. Shout out po sa aking carpool, mabuti na lang po si Ate Marilo, is mabait. Yung sinisingin niya po sa akin is friendly, ano lang po yung bayad ko sa kanya. Kaya thankful po ako at nakilala ko si Ate Marilo. Kung hindi po dahil sa kanya, naku po, sigurado po kukulangin ako every month ko po, every bi-weekly pong sasahurin ko. Wala po talagang tira, promise po. Buti na nga lang andyan siya at nasinisingin niya na ako na friendly, ano lang po, payment. Thank you so much, Ate Marilo. Yan, kukumuha na rin po talaga ako dyan ng tinapay para po sa tatay ko. Ayan, kumuha po ako ng Spanish bread. Oh my God, makaka-copyright po siguro tayo sa palakas ng music po ng ating grocery store na yan. Sana po hindi mapansin ni Lolo Meta na meron po akong sound trip dyan sa video na to. At yan po, kukumuha rin po ako ng atay ng manok dahil po nagkikrave po kami na kumain ng atay ng manok. Diyos ko po, ito nung manok na ito po na atay ng manok. Mahal na mahal po, grabe. Itatlong pack lang po yung kinuha ko siyan dahil yung budget ko po kukulangin pag kinamihan ko. After po niya, naghanap po ako ng isda para po sa nanay at tatay ko. Kasi lahat po talaga ngayon ng mga produkto sa panagka-grocery po, sobrang mahal na po talaga, as in po. Hindi na po siya tumaas po. Ako na lang po yata yung hindi tumataas. Joke lang po. Ayan, mga mas at mga bas, nakikita nyo naman ang mga presyo ng aking mga kinukuha. Naka-budget na po yan for 2 weeks po. Ayan, kumuha rin po ako ng itlog dahil yung anak ko pong maliit is mahilig din po sa itlog. Ayan, ginagawa po ng kapatid kong babae, may scrambled egg, lagi pong upos yung kanin niya. Pati po yung panganay ko, paborito din po yung log. Ayan, taka po tayo pupunta dyan sa international dahil po may hinahanap ako dyan. Ayun, nakita ko po yung aroy din po na coconut milk. Kasi yan po ang magandang coconut milk dito sa Canada. And then kumuha na rin po ako ng patis dyan kasi naka-sale po siya. And then dire-diretso lang po ako ko dyan kasi naghahanap po ako dyan ng bigaas. Kung saan ko po siya makikita, mahagidap na aisle. Mabuti na nga lang po maliwanag yung mata ng kapatid ko, ng kuya ko, at nakita niya po yung bigas na dyan. Yan, kita niyo po, naghahanap po talaga. Tapos kumuha rin po ako ng chicharon dyan para po sa aking munggo. And then, dire-diretso lang po ako kasi may hinahanap po ako maliban po sa bigas. Hindi ko po siya mahanap. Ayun, nakita ko po yung ano, tawag dyan, yung bagong kumuha rin po ako kasi pag time po wala kaming ulam, meron po kaming uulamin kahit pa paano. Saka kumuha na rin po ako dyan ng sinigang mix para po minsan-minsan is mahilig po talaga kami magsabaw, lalo na po yung tatay ko lagi wala po nag-report siya sabaw. Kaya hindi po pwedeng mawalan kami ng sinigang mix. Ayan, naghahanap po ako dyan ako ano-ano na mabdadampot mga mas at mga pars. At saka ayun, yung kuya ko, nahanap niya po yung bigas, hindi niya po mahanap kung saan. Ay, my God. Yung pala sa kabilang kanto lang, ayan na po yung kuya ko. Kita niyo po yung grocery namin, konti lang po yan. Pero grabe, inaabot na po yata ng $300 lahat yan. Imagine niyo po, yung sahod ko is ano lang, $700 to $800. Tapos yung grocery ko is $300. Magkano na lang yung matitira sa akin? Ganon, diba? Pasensya na po kayo. Yung anak ko kasi sumigaw kasi nawala daw yung internet ng iPad niya. Naku talaga itong batang ito. Ayan po, yung sinasabi ko po kanina sa inyo, yung bagoong na alamang po. Masarap po siya, ilagyan ng ano, suka na maanghang at iulam sa kanin. Ayan, nahanap na po ng kuya ko yung bigas. Imagine niyo po, yung bigas na yun, nasa $36. Eh, magkano na po dyan sa atin? 1-2, kalahating ano lang po yata yan? Kilo? Ah, hindi. Kalahating sako? O ayan, kumuha na rin po ako ng downy. Maliit lang po kinuha ko dahil wala po tayong budget pambili ng malaking downy. Kaya tipid-tipid din po pag may time. Yun nga nga po, sinasahog ko po dito $800 to $700. Pero yung grocery ko po is $300, umaabot mahigit minsan. Eh marami pa akong binabayaran, mga credit card ko. Tapos may binabayaran din akong paluwagan. At saka kung ano-ano pa po, basta marami akong binabayaran. Kaya po talaga sa tuwing sasahod ako, wala po talagang tira kahit yung mga kapatid ko.
wala po talagang tira yung mga sahod namin. As in, zero balance po kami palagi. My God. Ewan ko na lang kung kailan kami yayama. Sana pagpalain ng Panginoon at magka-stream ad na po ako at makapag-ads ulit at makapagsahod na po dito sa kay Lolo Meta at sa Facebook na to po para po makatulong din po ako sa mga kapatid ko, sa mga babayarin nilang matalalaki po yung binabayaran, lalo na po yung dalawa kong kapatid, yung Kuya Jake ko at saka yung kapatid ko si Clem. My God, mama, sa mga pagsang sobrang laki-laki po talaga na binabayaran nila dito. Ayan na nga po, sa sobrang kong kadadaldan, hindi ko na po naasabi sa inyo, kumuha na po pala ako ng sabadya.